Simulan po natin ang ating talakayan sa maikling impormasyon regarding po dito kay Apollo Quiboloy. Kung hindi po ako nagkakamali, si Apollo Quiboloy po ay nagtatag ng kanyang relihiyon diyan po sa City of Davao sometime in 1985. Correct nyo na lamang po ako kung mali ako. At since then, nag-grow po ito at ayon sa claim nila, sila po ay more or less 7 million sa kasalukuyan. Sa kanyang pagiging evangelist o tagapangaral ng salita ng Diyos, nagpakilala po itong si Apollo Quiboloy sometime in 2005 bilang appointed son of God at marami pong naniwala sa kanya. At ang nakalulungkot po sa mga pagkakataong iyon, sa dinami-dami po ng mga naniwala sa kanya, ganun din po kadami yung mga nagbenta ng kanilang ari-arian. Ang mga kinikita po nila ay halos ibigay po nila kay Apollo Quiboloy sa paniniwala na ito pong si Apollo Quiboloy ang magliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Pero mukhang hindi po yata ganon ang nangyari sa kasalukuyan sapagkat si Apollo Quiboloy po ay hindi po talaga totoong anak ng Diyos. Siya po ay katulad po natin na lahat anak ng Diyos pero hindi po siya special. Katulad po ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kung ang paniniwala po ng mga naniniwala sa kanya ay appointed son of God siya, tayo po ay hindi naniniwala doon. Ngayon, punta po tayo dito po sa kinakaharap niyang problema. Nagsimula po ang lahat ng ito sa mga reklamo noon pa na mga di umano'y naging biktima nitong si Apollo Quiboloy, katulad po ng pang-aabuso, pangmumolestya, panggagahasa, at iba pa. Nagreklamo po sila dito sa Pilipinas years ago, pero ito po ay tinulugan ng mga nakalipas na administrasyon. Sa kabilang dako, ito pong si Apollo Quiboloy, nang mapunta po ito sa Estados Unidos, kumaharap din po ito ng malaking problema at doon po niya naranasan ang unang-unang pagkakataon na siya po ay masampahan ng kaso. Kasong krimen ang pinag-uusapan po dito. Ha? Siya po ay di umano'y gumawa ng paglabag sa batas sa Estados Unidos katulad po ng sexual abuses, money smuggling at iba pa. Human trafficking, isama na po natin dyan. Ngayon po, siya ay itinuturing na wanted ng Federal Bureau of Investigation. Dito naman sa Pilipinas, katulad po ng binanggit natin, natulugan po ang mga reklamo sa kanya. Pero salamat at hindi po natutulog ang Diyos. Sapagkat sa panahon ng ating kasalukuyang gobyerno, gumulong ang proseso ng paghahanap ng hustisya para sa mga nagsasabing sila'y naging biktima nitong si Apollo Quiboloy. Una dyan, nagpunta po sila sa Senado sa pangunguna nitong si Senator Riza Ontiveros bilang chairpersons ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Nagsagawa po ito ng hearing in aid of legislation at doon nga po ang mga di umano'y biktima nitong si Apollo Quiboloy ang nagsalita at nagtestigo sa kanilang mga naging karanasan dito kay Apollo Quiboloy. Nauwi po ito sa apat na hearing dyan po sa Senado. Sa unang hearing at ikalawang hearing na pagkakataon na yan, hindi po dumalo itong si Apollo Quiboloy. At doon sa ikalawang hearing na yon, ipinagtanggol po nitong si Robin Padilla, si Apollo Quiboloy bilang isang mabait na individual at naniniwala po siya na hindi po magagawa ni Apollo Quiboloy ang mga binibintang laban sa kanya. Kaya naman, sa ikatlong pagkakataon, muli pong ipinatawag nitong si Senator Riza Ontiveros si Apollo Quiboloy sa pamamagitan na po ito ng supuena ad testificandum. Pero talagang hindi po ito kinilala nitong si Apollo Quiboloy. In fact, nagpakalat pa po ito ng mga impormasyon tungkol po sa kondisyon na kanyang isinet. 17 po ito para po dumalo dyan sa Senado. Una po itong pinabulaanan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, pero kinalauna napag-alaman natin na ang nagsisinungaling pala ay si Topacio sapagkat si Apollo Quiboloy mismo sa kanyang mga pahayag na nakuha natin sa iba't ibang content creator na sumusuporta sa kanya
kinumpirma niya doon na meron talaga siyang 17 conditions para mag-appear po sa Senado. Hindi po yun maaaring mangyari at hindi po yuyukod sa kanya ang Senado, kaya ang nangyari ay ikinontempt na po nitong si Senator Riza Ontivero sa ikatlong pagkakataon. I'm sorry, I stand corrected doon sa sinabi ko ha, kung apat ang nabanggit ko kanina. Sa aking pagkakaalala, tatlo pa lamang yata, kung ituwid na lamang ako kung mali po ako. Kasi yung ikatlong pagkakataon, doon na po ikinontempt nitong si Senator Riza Ontiveros, ito pong si Apollo Quiboloy, at doon bumida na naman po itong si Senator Robin Padilla, at agad niya pong tinutulan ang pag-contempt ng chairperson na si Riza Ontiveros kay Apollo Quiboloy. At dahil po doon, gumulong po yung proseso sa Senado. Binigyan ng 7 araw na palugit itong si Senator Robin Padilla para kumalap ng mga pirma pabor para i-overrule ang naging ruling nitong si Senator Riza Ontiveros. But on March 12, natapos po ang 7 araw, hindi po ito nakuha ni Senator Robin Padilla. Kaya naman, ni-request na po sana nitong si Senator Riza Ontiveros sa Senate President na si Meg Subiri na malabasan na po ng warrant of arrest itong si Apollo Quiboloy. Pero kinikilala kasi ng leadership ng Senate ang tinatawag na due process. At sa puntong iyon, hindi ko po kinikriticize itong si Senator Meg Subiri o ang ating Senate President. Dahil meron po kasing precedents na nangyari doon po sa isang pagkakataon kung saan nadeklara ng Korte Suprema na hindi po naging tama yung pagpapa-aresto ng Senado dahil hindi po nabigyan ng pagkakataon na ipagkaloob ang lahat ng legal na remedyo o yung due process para doon po sa respondent. Ang tinutukoy po natin dito yung mga executive po ng Parmalee Corporations. Kaya naman para hindi magkaroon ng ganitong situations sa sitwasyon nitong si Apollo Quiboloy, ay inisyu po ng Senado yung tinatawag na show cause. Binigyan po ng 48 oras na pagkakataon itong si Apollo Quiboloy para po magpaliwanag. Subalit, natapos po ang 48 oras na deadline na yan nang ang paliwanag na itong ibinigay nitong si Apollo Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ay hindi po naging katanggap-tanggap para po sa committee. At sinabi nga po ng Senate President na ang committee ang masusunod sa pagkakataon na yon at hugas kamay po siya doon at ministerial na lamang daw po ang kanyang trabaho, kaya inisyuhan na po ng warrant of arrest. Ito pong order of arrest, ito pong si Apollo Quiboloy na i-implement sana ng Sergeant at Arms ng Senado. Pero lumipas po ang mahal na araw, hindi po yan naisakatuparan. Hindi po natin alam kung bakit ang Senado. Bakit nga po ba Senator Riza Ontiveros hindi nakipag-coordinate ang Sergeant at Arms diyan po sa Davao City Police Office? Kasi yun lang daw po ang inaantay ng Davao City Police Office, ang coordination mula po sa Senado. Pero wala pong naging coordination. Kaya natapos po ang mahal na araw na walang naging aksyon para po hulihin ito pong si Apollo Quiboloy. Hindi na po natin i-discuss dito mga tol yung problemang kinakaharap ni Apollo Quiboloy at ng kanyang SMNI or Swarasug Media Corporation sa Kongreso. Focus lang po tayo ngayon dito po sa Senado. Pero ganun pa man, kahit hindi po naipakita ng Senado yung kanilang ipin para po hulihin itong si Apollo Quiboloy, ang good news ngayon mga tol ay meron na pong order ang korte dyan po sa City of Davao na arestuhin ito pong si Apollo Quiboloy. Ito po ay senior ni Senator Riza Ontiveros. Pero baka ma-mistaken, baka mapagkamali nyo po ako nyo dito mga tol. Hindi ko po pinopromote si Senator Riza Ontiveros. Alam nyo naman na ito po ay oposisyon. Dito lamang po tayo sa facts. Kasi ang kanyang senior na post kanina, warrant of arrest versus Quiboloy sa Davao. Sabi niya po dito, basahin muna natin ang kanyang comment. Bilang na ang masasayang araw ni Apollo Quiboloy, halos lahat na ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw para mapanagot siya. Tanong lang namin, Senator Riza Ontiveros, gumalaw po ba talaga ang Sergeant at Arms ng Senado?
Kasi kung sinasabi ninyo lahat gumagalaw, eh bakit wala po kami naging balita doon po sa inilabas na order of arrest ng inyong committee? Wala eh. May koordinasyon sa Davao City Police Office, hindi po nangyari. Kaya I hope yung sinasabi niyo pong gumagalaw, mapanindigan po ng Senado. Going back, the PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Yun nga po eh. Nag-express na po ang Davao City Police Office ng kanilang intention na makipagtulungan. Yet wala pong nanggaling na koordinasyon. Ayun po ang sinasabi ng Davao City Police Office eh. Walang koordinasyon sa inyong tanggapan para po ipatupad ang order of arrest diyan po sa Davao. Kasi ang order of arrest, ang magpapatupad niyan mula po sa Senado ay kayo. Hindi po ang PNP. Ang PNP ay sa paglilinaw po nila, magpo-provide lamang po ng security para po mapanatili ang kaayusan at katiwasayan during the implementation of order of arrest dito kay Apollo Quiboloy. Pero wala po kami nakitang ganon, Senator Risa Ontiveros. Balik tayo. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Quiboloy. Once he is arrested, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will expect his appearance in our next hearing. Pinapanawagan ko din kay Quiboloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa para takbuhan ang obligasyon niya sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusation heard against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangang magtago. Muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Quiboloy na buong tapang na lumalaban, papasaan pa at ang katarungan ay makakamit din. Balikan natin yung komento na yan nitong si Senator Risa Ontiveros mamaya. Pero in particular, ito po yung utos ng korte. Basahin po natin ang utos na ito ng korte mula po dyan sa 11th Judicial Region ng Regional Trial Court, Branch 12 or Family Court sa City of Davao. Ito po ay merong titulong People of the Philippines versus Apollo C. Quiboloy, Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Semanes. Alam nyo, kung babalikan po ninyo ang sitwasyon sa Department of Justice, hindi ko pala nabanggit ito kanina, nagkaroon po kasi ng sitwasyon noon na ang reklamo po ng mga biktima sa City of Davao ay ibinasura po ng prosecutor. At ito pong mga biktima ay nag-seek ng remedy sa Secretary of Justice sa panahon po ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte. But unfortunately, natulugan po yata ito. Kung hindi man natulugan, eh baka sa sobrang dami ng trabaho ng Secretary of Justice, kaya hindi po ito nabigyan ng pansin. Ganun pa man, dahil pumutok na nga po ang issue na ito, napukusan ngayon ng Department of Justice sa ilalim ng pamumuno nitong si Secretary Boyeng Remulla. Kaya yung mga binanggit po nating pangalan dito po sa order na ito ng korte ay siyang mga pangalan na sinabi ng Department of Justice na kasuhan sa korte dyan po sa Davao kasama po sa korte dito po sa City of Pasig. At ito na nga po yung nangyari makalipas po ang ilang linggo. Meron na pong order ang korte. This for criminal case. Una, yung mga pangalan na binanggit natin kanina, Apollo Quiboloy et al. For violations of acts of child abuse, other acts of child abuse under Section 10A of Republic Act 7610. At ang nagsosolo na akusado para po sa kasong paglabag sa Section B naman ng nabanggit din na batas, Republic Act 7610, ay walang iba kung hindi ito pong si Apollo Quiboloy. Akusado na po sila, hindi na po sila respondent dito. That should be well known sa ating mga kababayang Pilipino, yung pagkakaiba ng mga sumusunod na termino. Suspect, respondent, saka akusado.
Pag-akusado po ang pinag-uusapan, nasa korte na po ito. At ito na po yung inaantay nitong si Apollo Quiboloy. Kasi lagi niyang sinasabi kasama po ng kanyang mga abogado na ito po ay kanilang haharapin sa proper forum. At proper forum na po ito. Korte na po ang nagpapahuli sa kanya. Sabi po dito, the court recalls it issued an order dated March 14, 2024, wherein upon judicious examination and perusal of the information, it found probable cause to issue a warrant of arrest. Paliwanag po natin, yung binasa ko, yung mga terminong kailangan po ninyong malaman. Yung ginagawa po dito ng korte ay determination po ng probable cause. Kasi ang common po sa atin, determination ng probable cause na isinasagawa po ng prosecutor or ng prosecution. Ang probable cause, sa madaling paliwanag, ako po ay hindi abogado, ako po ay isang criminologist, pero meron po akong kahit paano moral ascendancy na ituro po ito sa harapan po ninyo sapagkat itinuturo ko po ito sa aking mga naging estudyante at ako din po ay dating pulis. Ngayon, tuloy po tayo kasi baka may kumikwestiyon, nag-aabogaduhan ka na naman. Hindi po ako abogado. Ako po isang criminologist. Pero gampanin ko po ngayon bilang isang criminologist blogger na ang mga sinasabi ko po dito sa harapan ng publiko ay tama at maipaliwanag ko ng husto sa aking mga manunood. Balik tayo sa probable cause. Sa madaling pangunawa o paliwanag, ang probable cause po ay pag-alam kung meron po bang sapat na basihan na ang isang taong pinagbibintangan po na nakagawa ng krimen ay dapat pong kasuhan. Sa pag-aaral po namin ng criminology, tineterm po namin yan as executive determination of probable cause sapagkat ang gumagawa po ng determination ng probable cause na yan ay bahagi po ng ehekutibo na branch po ng ating gobyerno. Pero pagdating naman po dito sa pinag-uusapan natin ngayon na pagdetermina ng probable cause, ito po ay nakabase doon po sa tinatawag na information. Ano po ang information? Hindi po ito yung mga datos na alam natin. Ang information po ay procedural in nature. Mababasa nyo po ito sa Revised Rules on Criminal Procedure wherein dinefine po kung ano ang information, an accusation in writing, charging a person with an offense, and filed with the court. Sa simpleng paliwanag, ito po yung portion ng panulat ng prosecution kung saan nakalagay po doon ang mga impormasyon, nakadetalye po doon kasama ang mga ebidensya para po isakdal sa korte ang isang respondent. At kapag ka naiakit po ito sa korte, titingnan po ngayon ng korte kung meron po bang probable cause doon po sa information with, syempre, mga evidence presented. Ang tawag naman po doon sa aming pag-aaral ay judicial determination of probable cause. Ngayon, sa judicial determination of probable cause na yan, ang primary purpose po niyan ay for the issuance of warrant of arrest. Kasi dalawa po ang nasasampahan ng kaso sa korte. Isang nasa kustodiya na po ng ating batas at isang wala pa sa kustodiya ng ating batas. Ngayon, para mag-proceed ang hearing or trial, dapat makapag-acquire ng jurisdiction over the person yung korte. Kaya po, dapat mahuli yung taong wala pa sa kustodiya ng ating batas. And in that case, ito ngayon si Apollo Quiboloy, wala pa po ito sa kustodiya ng ating hukuman. Sapagkat ito po ay hanggang sa ngayon, nagtatago na. Ginagamit po natin ang terminong nagtatago sapagkat siya mismo ang nagsabi niyan na siya ay nagtatago dahil meron po daw banta sa kanyang kaligtasan. Going back, dito po sa binabasa po natin na order, sabi pa po dito, relative thereto, warrant of arrest were issued on even date. However, accused through counsel, March 14 pa lang pala, meron ng warrant of arrest pero nag-aapila pa itong counsel yata nitong si Quiboloy. Tuloy natin ha. However, accused through counsel, timely filed, in fact, already attached on the record when these cases were rappled and transmitted to this court.
a motion to defer, suspend proceedings, and hold in abeyance issuance of warrant of arrest. Kaya na-delay. Diba? April 3 ngayon, March 14 pa lang pala, meron ng dapat na issuance ng warrant of arrest. Kasi parte po ito ng due process. Ngayon, bigyan natin ng emphasis ang due process. Karapatan po natin yan sa ilalim ng ating saligang batas. Mababasa nyo po yan sa ating Bill of Rights. Sa Section 1 po nito, nakalagay doon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pasensya na kayo kung nagtuturo po ako ngayon. Kailangan lang po natin i-educate ang mga kababayan po natin sa punto na ito para po hindi sila nagiging tanga na sumusuporta sa mga tanga o bobong o mga mapang-aping individual. Bawal na po iyon sa bagong Pilipinas. Balik tayo dito po sa due process. Walang sinumang tao ang pwedeng alisan ng kanyang buhay, kanyang kalayaan, kanyang ari-arian nang hindi po ipinagkakaloob sa kanya ang karapatang madinig, ang kanyang panig. Yun po yung due process. At bahagi po ng due process ang lahat ng legal na remedyo na pwede pong gawin ng kanyang abogado. At ito nga po yung ginawa dito sa kaso ni Apollo Quiboloy. Kaya nagka-delay-delay po ito. O, tuloy ko po yung binabasa po natin. Ha? Sabi pa po dito, likewise, on the same date, granting the motion but only as to the fact that accused filed their motion for reconsideration to the Department of Justice, resolution indicting them as charged. Further, as stated in that order, the proceedings were for the meantime suspended within a reasonable time pending resolution of accused motion for reconsideration to the effects that the implementation of the warrants of arrest was held in abeyance. Pag sinabing in abeyance, parang i-hold mulang muna at habang ginagawa po yung legal na remedyo na hinihingi po ng kampo ni Quiboloy. Pero ang maganda dito, after po ng proseso na yan, ito na po, basahin na po natin yung pinakamagandang balita. Now, that more than reasonable time has lapsed, the court did not receive any resolution of the accused motion for reconsideration by the Department of Justice. Neither a copy of the same was furnished to the court by accused counsel, nor a manifestation was duly filed at the very least. Sa madaling paliwanag, wala pong naging further action ang kampo dito ni Apollo Quiboloy. Yung mga resolusyon na dapat magmula sa Department of Justice o kung anumang mga legal na avenue na pwede pang gamitin ng kampo ni Apollo Quiboloy, hindi na po nila nagawa. Kaya ito na po ang naging resulta. The court, mindful of the equally situated rights of both the prosecution and defense. Tandaan po kasi natin, mga tol, ang due process ay hindi lamang po para sa akusado. Ang due process at ang equal protection clause on the same section sa ating Bill of Rights, both po yan para po sa akusado at saka sa Estado. Ang Estado po kasi ang nagpo-prosecute ng mga krimen na nagawa po sa biktima. Ang biktima, magiging witness na lamang po yan kung ito po ay nabubuhay pa, pero ang totally aggrieved party dito ay ang kabuuan po ng Estado. Kaya nga po, people of the Philippines ngayon versus Apollo Quiboloy. Having received none as of this date, the court declines this time to await. Hindi na raw po makakapag-intay as what was earlier determined upon judicious examination and perusal of information where it found probable cause, let the warrant of arrest already issued be implemented immediately. Yan na po ang pinakamagandang balita, mga tol. Meron na pong warrant of arrest itong si Apollo Quiboloy et al. Kaya ngayon, sila po ay tatawagin na nating wanted sa batas. Hindi na po nila yan maikakaila, even their lawyers. Sila po ay mga nagtatago na sa batas sa ngayon dahil meron na pong warrant of arrest para sa kanila.
At para sa kaalaman po ninyo, hindi na po Senado ang basta kikilos dito. Lahat po ng law enforcement agency po natin, partikular ang Philippine National Police at saka ang ating National Bureau of Investigation, even ang ating Bureau of Immigration, pwede po nilang i-implement ang warrant of arrest na yan laban dito kay Apollo Quiboloy at saka sa mga kasama niya. Ngunit ang nakalulungkot na katotohanan dito, mga tol, baka matulad po ito kay Gerald Bantag saka dito kay Arnulfo Teves. Si Arnulfo Teves, kahit paano, meron ng progreso kasi nasa kustudiya na ito ngayon ng Timor-Leste government at pinoproseso na po yung deportation pabalik dito sa Pilipinas. Pero kay Gerald Bantag, hanggang sa ngayon, wala po tayong balita. At ito po ay nagtatago pa rin. Baka ang mangyari dito kay Apollo Quiboloy, ganito rin. Magtago lamang po ito ng magtago. Kasi, comparatively speaking, itong si Gerald Bantag, hindi naman po ganoon ka-impluensya ito at kayaman. Ngunit nakakapagtago pa po siya sa halos mahigit isang taon na. How much more pa kaya itong si Apollo Quiboloy na napakayaman, mas maraming supporter at protektado pa ng mga Duterte at ng ilang mga senador sa ating Senado. O, banggitin ko na ang mga pumoprotekta sa kanya o nagtatanggol sa kanya. I stand corrected sa sinabi ko. Hindi naman nagpoprotekta. Mga nagtatanggol sa kanya. Itong unang-una, ang vice presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Siya po ay nagtatanggol kay Apollo Quiboloy in a televised recorded message. Parang mali yung tinerm ko. In a recorded message, sinabi niya doon na siya po ay hindi naniniwala sa mga bintang kay Apollo Quiboloy. At itong mga senador naman na nagtatanggol din sa kanya ay sina Senator Robin Padilla, nangunguna po ito, si Senator Cynthia Villar, si Senator Amy Marcos, si Senator Bongo, at saka si Senator Ronald De La Rosa. Kaya parang napaka-imposible sa ngayon na mahuli itong si Apollo Quiboloy sa dinami-dami po ng mga yan na taong gobyerno na nagtatanggol sa kanya at syempre yung kanyang kayamanan, mukhang imposible. Pero magtiwala po tayo na kinalaunan ang katotohanan ang lalabas po dito at naniniwala ako sa huli na hustisya po ang mananaig sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.